ang mga nawawalang sapatos ni Colas. Nasa katamtamang estado ng pamumuhay ang pamilya ng batang si Nicolas Cruz. Mas kilala siya sa Kalisampaguita bilang si Colas, 10 taong gulang na anak ni na Julio at Vina Cruz. Nagtatrabaho sa isang pagawaan ng mga kasangkapon sa bahay ang ama ni Colas, samantalang kahera naman sa isang tindahan ng kanyang ina. Isang araw, habang tinatali ni Vina ang sintas ng sapatos ng anak niya, ay nagtaka ito. Nak, bakit lumang rubber shoes mo ang ginagamit mo? Hindi ba't binilan ka ng papa mo ng bago? Tanong nito sa bata. Hindi sumugot si Colas at nagkataon namang bumisina na ang sasakyan na maghatid sa kanya sa paaralan. Umalik ito sa kanyang ina at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Leon, bilisan mo. Nariyan na ang school bus, sabi ni Colas sa nakababatang kapatid habang tumatakbo siya palabas. Natapos ang kalahating araw ng klase at inihatid na pauwi sa kanilang bahay sina Colas at Leon. Pagdating nila sa sala, nagulat ang panganay nang may nakitang karton naglalaman ng bagong sapatos. Ma, kanino tong rubber shoes? Tanong ni Colas sa kanyang ina. Gumiti ang ina at sinabihan siyang sa kanya iyon. Bagong rubber shoes at mukhang mamahalin yung bili ng mama niya para sa kanya. Kinabukasan, sinuot niya ito papuntang paaralan dahil sakto naman ay PE nila. Pagkalipas ng isang linggo, nagulat si Vina noong sinumbutan siya ni Julio habang nag-aayos siya sa harap ng salamin at ang asawa naman ay nagbabasa ng dyaryo sa higaan nila. Akala ko ba ay binilin mo ng bagong sapatos si Colas, kaya naubos ang sweldo mo. Bakit mukhang luma yata yung nabili mo? Sabi ni Julio. Nagulat si Vina sa sinabi ng asawa. Idiniin niya na bumili talaga siya ng bago at mahal iyon kaya meron pa siya ng pera sa may-ari ng tindahan. Pagdating ng tanghalian, nakarating na ang mga bata. Tama si Julio at luma nga ang sapatos na suot ni Colas. Nagulat ang ina at tinanong ang anak. Nak, binilan kita ng bagong sapatos. Eh bakit luma pa rin yung suot mo? Tanong ni Vina sa anak. Nagdahilan si Colas na nakalimutan niya raw na may bago na pala siyang sapatos. Inutusan siya ng kanyang ina na kunin iyon at dalhin ito sa kanya. Ilang minuto nang naghintay si Vina pero hindi bumalik si Colas. Pinapunta niya ito sa kwarto at nadatnan niya palakad-lakad si Colas at balisa. Tinanong ulit ni Vina ang anak tungkol sa sapatos niya. Pang-apat na pares na ng sapatos iyon na binili para sa kanya. Mama, patawad po. Binili ko po sa kaibigan ko sa labas ng paaralan ang bagong sapatos na binili niya para sa akin. Pagtatapat ng bata. Ano? Binilan ka ng bago tapos ipapamigay mo lang pala? Walang mali sa pagbibigay anak, pero sana iniisip mo rin na binili namin ng papa mo iyon para sa'yo. Nagsinungaling ka pa, sabi ni Vina sa anak. Pinuri ng ina ang bata sa pagiging mapagbigay nito. Pero pinaalalahan na rin niya na mali ang magsinungaling kahit ano pa ang dahilan. Inihayag niya rin kay Colas na sana pahalagahan nito ang binibigay nila ng ama niya dahil pinaghihirapan nila ito. Humingi ng patawad si Colas at nangako sa ina na papahalagahan na niya ang susunod ng mga sapatos at mga gamit na ibibigay sa kanya ng mama at papa niya. Nangako rin siya na hindi na siya magsisinungaling.